ang kakaibang jar sa lawa. Ang nakita ng babae na ito, nang bigla niyang pinindot ang isang switch nito, narinig niya na biglang tumahimik sa paligid niya. Kaya't lumabas siya kagad, ang tatay niya at ang ina niya, pati na ang ibang tao sa paligid niya, ay hindi na gumagalaw. Ito pala ay isang machine na nagpapatigil ng oras. Sa bagay na ito, maaari ba niyang gawin ang nais niya? Tingin sa kanya ng lahat ay kakaiba siya, at laging siyang nag-iisa, dahil sa lagi siyang inaalala ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay laging inis sa kanya, hanggang sa nagka-boyfriend din siya. Ngunit tutol ang kanyang ina dito. Nang araw na iyon ay nangisda na lamang siya sa lawa, hanggang sa makita niya ang jar na ito, at inuwi niya ito, hanggang sa pinagpipindot niya ang switch, ay may isang bracelet sa jar. Nilagay niya ito sa kamay niya, at pinindot niya ulit ang switch, nang lumabas siya sa kwarto. Ang kanyang ama at ina ay huminto ng mga oras na iyon, namangha si May ng mga oras na iyon, kaya't sinabi niya ito sa kanyang kasintahan. Mayroon dalawang bracelet sa jar, kaya't sinuot nila ito, at pinindot niya ulit ang switch. Pagkalabas nila ng pinto, ay nakita nila ang mga tao ay nakahinto. Pagkatapos ay inaasar nila ito, ng mga oras na iyon, naramdaman nila na ang buong mundo ay pag-aari nila. Kaya't ang una nilang ginawa, ay kinuha niya ang pera ng tao na ito, at pagkuha ng somber loan ng ibang tao, at ilagay sa iba. Pumunta sa bar at nagpakasawa sa alak. Pagkatapos uminom ay humiga na sila sa kalsada, at natulog hanggang kinabukasan. Nang magising sila, habang nakaapak sa bubong ng sasakyan, tinawag niya ang kanyang kasintahan, at sinabi kung meron siyang naaalala sa kalsada na ito. Nakangiti lang sa kanya ito, at tinanong kung hanggang kailan niya ihihinto ang oras. Sinabi ni May hanggat gusto niya, sa ikalawang araw. Dinala niya ang kasintahan niya sa tindahan upang magnakaw ng damit. Inakaw ang isang limited na floral dress, at tinanong ang kasintahan niya kung bagay ba ito sa kanya. Sagot ng kasintahan niya na sakto lang. Hindi niya nagustuhan ang sagot nito. Nang makita ng kasintahan na sumimangot si May, ay kagad niyang binago ang sinabi niya. Sinabi niyang napakaganda nito. Sa ikatlong araw, ay pumasok sila sa isang lugar, at tinuring nilang pagmamay-ari ito. Pagkatapos ay kumuha ng motor, at nagmotor sa kalsada. Ngunit isang araw, sinubukan niyang muli paginihin ang timer. Ngunit hindi na ito gumana. Medyo naguguluhan si May. Kagad niya itong binuksan upang tignan kung ano ang nangyari. At ang kanyang kasintahan ay tinanong siya kung maaari niya ba itong maayos. Sinabi niya na susubukan niya, dahil ayaw ng lalaki na matrap dito. At nagulat sila dahil ang baterya ng timer ay nasunog. Ngunit naalala niya na merong ganong baterya ang kanyang tito malapit sa kanilang bahay. Kaya't kagad niya itong kinuha. Ngunit hindi inaasahan, ay nakita niya ang kanyang ina dito. Nalaman niya ang kanyang ina ay naging taksil sa kanila. Nagalit siya at itinapon ang mga damit nito sa labas. Kagad siyang pinakalma ng kanyang kasintahan. Ngunit si May ay galit na galit pa din sa kanyang ina, dahil ang kanyang ina ay tinatawag siyang pilay. Nagulat ang kanyang kasintahan. Inabot niya ang baterya kay May, hanggang sa iniwan siya nito. Habang ang ina niya na nakangiti, ay naalala niya na hindi sa lahat ng oras ay masaya ito. Dahil noon pa man, iwala na siyang malasakit sa kanyang ina, kaya tumalis na lang ito. Ngunit ang kanyang kasintahan ay nawala, kaya't sinimulan niya itong hanapin kahit saan, hanggang sa makita niya ang kasintahan niya, sa isang Tower Beach. Kaya't nang lumapit siya ay kaagad siyang humingi ng tawad dito. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya na ang bracelet ng kanyang kasintahan ay natanggal. Mas ginasto pala nitong huminto na lang din siya, kaysa sa makasama ang mapang api na si May. Sa pagtatapos ng kwento, alam ni May ang lahat ay panandalian lamang, kaya't binalik niya na sa normal ang lahat, at sinabi niya sa bandang huli, na mahal niya pa din ang kanyang kasintahan. Sa isang kagubatan, mayroong isang machine silang nakita, kaya't kagad silang pumasok dito, upang malaman kung ano ito. Ngunit paglabas nila, nagulat sila dahil ang kanilang kaluluwa ay nagkapalit. Akala nila ay hindi ito totoo, kaya't sinubukan nila muli ito, at ang kanilang kapalaran ay nagsimula ding magbago. At sa paningin ng lahat, ay para silang magkapatid na hindi mapaghiwalay. Pagtapos ng klase ay sabay din silang umuwi, hanggang maglaro sila sa kagubatan. Ngunit si Danny ay merong karelasyon, medyo inggit siya dito, at sa kanilang paaralan, karamihan sa mga babae ay nagkakagusto sa kanya, at si Jacob ay nagustuhan niya si May. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtapat sa kanya, dahil kahit anong gawin niya, ay hindi siya magiging katulad ni Danny. At sa hindi inaasahan, ay mararanasan din niya ang nararanasan ni Danny. Nang papasok na sila dito, ay nag-aalangan si Jacob. Ngunit pinilit pa din siya ni Danny, upang maranasan nila ang buhay ng isa't isa. Ngunit hindi nila alam, na iyon na ang huling pagkakataon nila na magkakapalit sila. At sa wakas ay naramdaman din ni Jacob, na magkaroon sa kanya ng gusto ang mga babae, hanggang sa nakipag-date na siya, sa babaeng may gusto kay Danny, at nabigyan siya ng halik sa unang pagkakataon. Ngunit ng araw na iyon, ay nakita niya ang kanyang sarili, habang kasama si May. Pakiramdam niya ay inisahan siya ni Danny. Ngunit sinabi ni Danny na hindi pa niya nasusulit ang buhay ni Jacob. Ngunit lumalabas na, naiinggit din si Danny kay Jacob, dahil sa merong mayamang pamilya at masaya si Jacob. Ngunit siya ay tinaguyod niya ang sarili, upang makapag-aral. Ngunit sa katawan ni Jacob, ay hindi niya ulit ito mararanasan. Kaya't galit na galit sila sa isa't isa, nang biglang pumunta ang kanyang ama. Ngunit nagpaliwanag si Jacob. Ngunit siya pa din ang napaalis sa kanilang bahay. Lubhang nalungkot si Jacob, dahil malaking pagkakamali ang nagawa niya. Kinabukasan hindi na pumasok si Jacob, kaya't hindi ito natiis ni Danny. Kagad niya itong hinanap sa kagubatan. Ngunit laking gulo
nagulat niya ay nakita niya si Jacob dito. Natakot siya at mabilis na tumakbo, at hanggang sa napunta sa ospital si Jacob. Ngunit kagad siyang sinalubong ng kanyang mga magulang, at hindi nila alam na nagkapalit silang dalawa. Hindi niya sinabi kung ano ang nangyari sa kanila, at labis na naging malungkot si Danny. Dahil sa pagkakapalit nilang dalawa, nais niyang bumalik sa gubat, upang magkapalit na muli silang dalawa. Ngunit huli na ang lahat, dahil ang timer ay tinanggal na. Alam niyang hindi na maibabalik ang dati. Ngunit ng gabi na yon, may narinig siyang kakaibang tunog sa labas ng bahay. Agad niya itong tinignan, hanggang sa makita niya ang kakaibang robot, Jacob. At kumurap lang ang robot, nakikita niya ang buhay na ipinagpalit niya. Saka ito tumalikod at umalis. Yun pala ay ipinagpalit ni Jacob ang kanyang kaluluwa sa robot na ito. Huwag nating pangarapin ang buhay ng iba, dahil ang buhay ng isa't isa ay magkakaiba. Matuto tayong makontento kung anong meron sa atin. Kung nagustuhan mo ang dalawang short American story na ito, mangyari lamang na magkomento sa ibaba.